question na ito, eh meron ko lang po akong gustong ano iparating sa inyo. Kasi po eh nung pong mga unang araw ni FLM sa loob ng NBI, marami pong nagsusumbong sa akin na mga ano, mga subscribers ko, mga viewers ko na ako daw po ay tinitira nung isang vlogger na matandang babae. Ah, ang pangalan ay Inday. At dito nga lininaw ni Makmak Pablo ang paratang ni Inday Marie na siya isang batang sinungaling o vlogger na sinungaling. Yon. Yon. Sumaling daw ako. Sa tingin niyo, kapag ikaw ay nakadete, meron ka bang karapatan mag-comment? Meron ka bang karapatan sa Facebook? Meron ka bang karapatan humawak ng cellphone? Wala. Pag ikaw ay nakadete at nakakulong, definitely, wala ka ng karapatan kasi nasa loob ka na. Makakagamit ka lang ng telepono kung ikaw ay tatawag sa abogado mo at makikiusap ka sa loob ng FBI or sa yeah, narinig niyo naman. Francis Leo Marcos or si Mangusi na ginagawang tanga daw ang mga taong bayan. So kayo po ba ay nagmukhang tanga? May pwede po kayong mag-comment diyan. Pwede po kayong mag-comment diyan sa aking comment section kung kayo po ay napagmukhang tanga ni FLM. Yeah po. So yun na sabi niya, ako daw ay ano, sinungaling, batang vlogger, sinungaling. At yun nga daw po eh, ako daw po eh ano, niloloko daw yung mga tao. Alam niyo yung tong paratang niya na to. Eh wala naman siya napatunayan. At una pa lang daw ay binira na siya ni Inday Marie dahil nga sa pagtatanggol niya kay Francis Leo Marcos, ngunit hindi niya ito pinapansin. Itong mga pinaparatang nitong kumag na to, itong babae na to, siya talaga ang unang nambira sa akin pero insinab ko. Ngayon nung nalaman ko meron pala siyang baho, aba, sabi ko hindi pwedeng hindi ito ilalabas. Eh bira nga nambira sa akin itong impacta na to eh. Dapat birahin ko din. Bilang tao, bilang instinct ng isang tao ay gumante. Diba? Gagantihan talaga kita dahil nalaman ko na meron kang baho. Yan, napakabaho. At dahil nga sa paratang ni Inday Marie kay Makmak Pablo, ito ang hamon ni Makmak Pablo kay Inday Marie. Kaya ikaw, kung sinasabi mo na ako eh ano, sinungaling, patunayan mo naman. Please subscribe at click the bell! Diba? Kasi ako pinatunayan ko sa sarili ko, alam ko sa sarili ko, nakita ko lahat ng lahat pinasa sa akin. Hindi ko lang pwedeng ipakita dito eh. No. Merong nagpayo sa aking abogado, hindi ko pwedeng ipakita dito sa vlog. So, hindi ko ginawa. Kasi bakit kong gagawin? Di ngayon, hindi ko pinakita pero nakita ng dalawang mata ko eh. No. Kaya nagkaroon ako ng, ano, ng isipin na ikaw talaga ay merong atraso sa mga tao. Yan. Kaya sana nga eh talagang ano talagang maidemanda mo nga kami kasi nga matutuwa talaga yung mga nag-complain sa iyo dahil hindi ka na nga ano makakapagtago, ikaw na mismo ang nagpain sa sarili mo. Kumbaga sa halip na ikaw eh hindi nila nakikita, lumabas ka sa social media. Hindi nga nakita kanila. O di okay. Tuwa sila Kuya Perdi. Kaya ikaw wag mo ring isisi na sinira ka namin kasi ikaw na mismo sumira sa sarili mo. Kung hindi mo ginawa yon noong sa nakaraang panahon, bago ka lumabas dito sa YouTube o sa Facebook, hindi ka nila makikita. Yan. Kaya wag mong ibaling sa amin ang sisi na siniraan ka namin. Hindi ka namin siniraan. Sinabi lang namin yung totoo. Tulad ng ginagawa mo, diba? Sabi mo, totoo yung ganun si FLM. Lagi mo sinasabi na ikaw ay nandito sa YouTube o sa Facebook para ilabas yung katotohanan. So kami, ginawa lang din namin na ilabas yung katotohanan. Yan. Before you start pointing fingers, make sure your hands are clean. Yan. Yan yung quote ko. Quote niyan yan ni Jimi Hendrix. Yan yung quote ko para sa mga nanunuro ng ano ng masama, 'di ba? Bago ka magturo, bago ka mamintang, bago ka magsabi ng masasama sa isang tao, siguraduhin mo na malinis ka. Para pag nalaman ng mga tao na malinis ka, eh malinis ka talaga, hindi yung nagmamalinis ka at akala ng mga tao eh malinis ka. Tapos nung lumabas ang baho, na iyong tinatago, eh mag-iinarte ka. Hindi bagay ah. Sa totoo lang, hindi bagay mag-inarte. Kasi hindi naman kabagay-bagay talaga eh.
magi-inartikal, lumabas ka sa social media, tapos ngayon eh, mayroong mga nakaalam ng iyong tinatagong lihim eh, galit na galit. So yan, yan yung ano, yan yung quotes ko para sa mga tao na turo ng turo, yan, turo ng turo, eto si ganon, ganyan yan, eto si ganto, ganyan yan, yan si ganyan, ganto yan, o, oh, diba, yung mga taong yan, o, oh. Kasabihin, eto, masama to, eto, ganto ang gawain yan, o, oh. Ah, yan ang mga, dyan magagaling yung mga taong yan, manuro ng manuro, diba, mamintang ng mamintang, o, oh, sabihin, scammer, rapist, land grabber, ngayon, nung sila ngayon itong nabalikan namin, bilang mga FLM defenders, FLM vloggers, aba, galit na galit. So demanda ka agad, demanda ka agad. Okay lang, sige magdemanda ka, lahat naman ng tao pwedeng magdemanda. Pero ang tanong, mananalo ka ba? 'Yun ang malaking tanong eh. Pwede kang magdemanda, demanda mo kami. Pabor sa amin 'yun, alam mo kung bakit? Kasi tuwa-tuwa 'yung mga complainant mo eh, 'yung mga naatrasuhan mo eh, mga may atraso ka eh, tuwa-tuwa eh. Sa halip na malungkot sila nung sinabi mong madedemanda kami, tuwan-tuwa pa sila dahil unang hearing pa lang, unang magkita-kita pa lang, alam na nila ang gagawin nilang hakbang. Yan. Kaya, congrats po, congrats, kinokongratulate.